lagi kong sinasabi sa aking mga estudyante na always maintain academic integrity, huwag mangupya, bawal ang mangupya. Pero sa araw na ito, papayagan ko kayong mangupya. Simple lang naman paano yumaman. Edi, gayahin natin ang mga ginagawa ng mga mayayaman. Hello everyone! Doc Freddy po para sa Our Friend TV. So sa araw na ito, sasagutin natin ang tanong, paano ba ako yayaman? Tutok lang sa video na ito. So, ano bang dapat natin gawin para tayo ay yumaman? Marami na tayo siguro mga napanood ng mga videos na ginawa ng mga previous vloggers and authors. Sa araw na ito, pag-uusapan natin kung paano ba tayo yaman. Noong isang araw, meron akong binabasa isang libro, Tom Curley. Yan ang author, si Tom Curley. Ang pamagat ng kanyang libro ay Change Your Habits, Change Your Life. Okay? Napakagandang libro. And I really appreciate his book. So, ang ginawa niya sa kanyang libro is isinulat niya yung kanyang research, okay? Gumawa kasi siya ng survey. Survey ng mga self-made millionaires. Hindi to yung mga tipong may minanang kayamanan o kaya may napanalunang kayamanan. Ito yung mga nagsimula sa wala. So, nag-survey siya ng mga self-made millionaires at ito yung inilagay niya sa kanyang libro. Paano ba tayo yayaman? Simple lang, gayahin natin, kopyahin natin yung ginagawa ng mga mayayaman. So ano ba yung mga ginagawa ng mga mayayaman? Una, they read books. Unang ginagawa ng mga mayayaman, nagbabasa daw sila ng mga libro. About 88% ng mga tinanong niyang mga self-made millionaires, they devote 30 minutes of their time every day reading books. At hindi lang basta libro, ah. May apat na klaseng libro na binabasa ang mga self-made millionaires. Una, biographies. Buhay ng mga successful leaders, successful people, successful businessmen. So yun ang una nilang binabasa, biographies. Pangalawa, history. History. Marami tayong matututunan sa history. Mga pagkakamali na ginawa ng mga tao noong mga nakaraan para hindi natin ulitin. Mga ganon. O tsaka yung mga tamang ginawa ng mga tao noong nakaraan para pwede natin kopyahin. Pangatlong libro na binabasa daw ng mga self-made millionaires ay yung self-help books. Ito yung mga libro na kung saan pag binasa mo, may matututunan ka at pwede mong i-implement at ma-improve mo yung iyong sarili. Right. So, at ang pang-apat na binabasa nila ay mga novel. Novel, mga nobela. Yan. So, yan yung apat na binabasa ng mga self-made millionaires. Pangalawa, maliban sa pagbabasa ng libro, 76% ng mga sinurvey ni Tom Curley, sinasabi nila na nag-e-exercise sila 30 minutes a day. Yan. Bakit mahalaga ang exercise? Kasi, ang exercise, yeah, it clears our head. Medyo fresco yung ating pakiramdam. Tapos, nagbibigay sa atin ng motivation para ituloy gawin ang mga dapat nating gawin sa araw na yun. So, una, nagbabasa sila ng libro. Pangalawa, nag-exercise sila daily. At least 30 minutes a day. Pangatlo, yung mga self-made millionaires daw, eh, they build positive relationships. So, ano ba ibig sabihin ng building positive relationships? Di ba lagi natin sinasabi, tell me who your friends are
and I will tell you who you are. Yan. So dapat, lagi tayong nakikisalamuha sa mga taong like-minded, okay? Yung mga gustong yumaman, mga mayayaman, magagaling, matatalino, may positive outlook sa buhay. Ayan. Yun ang pangatlong ginagawa ng mga self-made millionaires. Building positive relationship. In fact, ayon sa kanyang pag-aaral, marami sa kanila is talagang nagvo-volunteer sa mga organizations, sa mga events, na kung saan doon makakakilala sila ng mga tao. And then they keep in touch. They maintain that relationship, right? So number four, yung mga self-made millionaires daw, mga 80% sa kanila ay nagsasabing they are very obsessed in pursuing their goals. Obsessed. Anong ibig sabihin ng obsessed? Gagawin ang lahat. Makamit lang ang kanilang mithiin o kaya hangarin. Yan. Obsessed. Hindi lang basta motivated. Hindi, obsessed. Gagawin ang lahat. They fail, but they continue. They move on. Okay? Gagawin ang lahat. Ang panglima. Sabi sa, ayon sa kanyang pag-aaral, about 89%, okay, ng kanyang mga na-survey, ang sabi niya is, they sleep 7 to 8 hours a day. Yan. Napakahalaga. Bakit ba mahalaga na matulog tayo ng 7 to 8 hours? Because again, paggising natin, mayroon tayong fresh mind. Okay? Ibig sabihin, nakakapag-isip tayo na maayos. Hindi tayo bugnutin. Hindi tayo mainisin. It clears our mind pag nakatulog tayo ng 7 to 8 hours per day. Yan. Number 6 na ginagawa ng mga self-made millionaires. They develop multiple sources of income. Yan. Time and again, lagi natin sinasabi, don't rely in just one source of income. So, dapat marami tayo pinagkukunan ng ating revenue or income. So, the best, magtayo tayo ng negosyo, business. Or, magkaroon tayo ng paupahan, rental income. O kaya, mag-invest tayo sa stock markets, profit income. Pwede rin tayong dividend, mayroon tayong dividend income o kaya interest income and so on and so forth. Marami dapat tayong pinagkukunan ng ating income. Right. At ang pangpito at ang panghuli na ginagawa daw ng mga self-made millionaires, they don't waste time. They don't waste time. Ginagamit nila sa tama yung kanilang oras. Bawat minuto, napakahalaga. Okay. Lagi natin sinasabi, time is money. So ayan, ang tanong, kaya ba natin gawin? Gusto ba natin yumaman? Kaya ba natin gawin yung mga ginagawa ng mga self-made millionaires? I'm sure sasabihin natin, kaya yan, kaya yan. Isa pang tanong, gagawin ba natin? Yun ang pinakamahalagang tanong doon. Hindi naman, wala namang doubt na kaya natin gawin ang mga ito. Ang pinakamahirap is gagawin ba natin. So, ayan po, 7 tips para tayo yumaman. Kopyahin lang natin yung ginagawa ng mga self-made millionaires. Okay. Just okay. To summarize, okay? Number 1, they read books at least 30 minutes per day. They read biographies, history, self-help books, novels. So, number 2, they exercise 30 minutes a day. Number 3, they build positive relationships. So they continue to meet, you know, like-minded people. Number 4, they're obsessed in pursuing goals. Yan, gagawin ng lahat, matupad lang ang kanilang mga hangarin, ang kanilang mga mithiin. Number 5, sleep well, 7 to 8 hours per day. Ayan, kasi pag nakatulog tayo ng 7 hanggang 8 oras, malinaw ang ating pag-iisip. Hindi tayo mainisin, hindi tayo bugnotin. Number 6, developing multiple sources of income. Ayan. Huwag tayo umasa lang sa iisang pinanggagalingan ng ating income, gaya ng ating salary. At ang pang-7, they don't waste
time. Hindi sila nag-aaksayan ng oras. So, ayan po. So, hanggang sa muli. So, kung bago ka sa channel na to, don't forget to subscribe. And then, click that notification bell. Kung may tanong ka pa, comment lang down below. Or, pwede ka mag-email sa amin ni Doc Arlene, rfredtv@gmail.com. Hanggang sa muli. Paalam. God is good all the time. And all the time, God is good. Be blessed, everyone.